Natatandaan niyo ba to? Ragnarok Online, pare. Yung pinakauna, parang daming memories dito sa game na to na talagang kung hindi niyo na to naabutan, sigurado mga kuya niyo. At etong mga ganitong poster, talamak to dati sa lahat ng kompyutera noon. Tignan niyo, sinong hindi gugustuhin laruin yan? Sobrang lupit ng art style ng Ragnarok dati. Ito yung unang laro na sumampal sa akin ng kahirapan. Bakit? Ito yung laro na kailangan mo muna mag-top up bago ka makapaglaro, di ba? Yung 20, yung 50, yung nasa card lang. Yung pinakaunang Ragnarok, ganun siya. Bago mo malaro, kailangan mo muna mag-top up. Yung mga job class na nagpapalit-palit, pag lumakas ka, pwede kang maging sniper kapag galing ka sa archer, yung merchant, nagiging blacksmith, tapos nagkakaroon pa ng tuloy-tuloy yan. Di na lang siya natapos sa video game noon. Nagkaroon din siya ng animation. Sobrang cute. Sobrang cute na kung naalala niyo to. Itong poster na to, galing ba to sa K-Zone? Natatandaan nyo ba to? Itong wizard na to na babae, na tahimik lang na nakapireng. Pero pag nag-skill yan, ay wala. Ubus ang mga kalaban, tol. Siyempre, sino ba namang makakalimot sa napaka-iconic na theme song ng Frontera? Yan! Pare, yan! Isa to sa mga hindi ko makakalimutang computer shop na video game talaga noon na talagang sumikat. Ragnarok Online, pre. Ano pa ba?